Expressway Gaming. Kami sa mag-expressway. Woohoo! Medyo patapos ng bahay nila, Casey. Ayan, no? So guys, ayun, pinabili kami ng merienda kasi nagagawa kami doon sa bahay nila, Casey. Ano kaya, mag-merienda lang tayo, no? Binigyan lang tayo ng pera. Richard knows. Sobrang ganda ng panahon ngayon. Ang sarap talaga magmotor pagka ganitong mga panahon, yung mainit-init. Kasi pagka tumakbo ka naman na, wala na, ano na, fresco na. And syempre, pagkakataon na rin natin i-promote ang Para Clothing, di ba? Maraming maraming salamat sa riding jersey natin sa Para Clothing for, you know, anong tawag dun? For, ano, making me so cool. Hindi ko ramdam yung init kahit na, ano ngayon. Sobrang init. Tanghaling tapat eh, alas 12. So naglilinis kasi sila kasi sa bahay nila dahil may possibility na magkaroon sila ng mga bisita. Dahil next week, ikakasal na yung tita niya. Gaganapin yun sa Tagaytay. At kami rin naman ang napili at napagkatiwalaan na tumugtog sa kanilang special day. Sa kasal ni Tita Lenny at ni Tito Dars. Yan. Maraming maraming salamat for ano ha. Trusting ang Birth of July band. Okay? Maraming salamat sa'yo, Taleni, at sa'yo, Tito Dars. Yan. Asahan ninyong pagagantahin namin ang inyong special day sa pamamagitan ng malupitang mga musika. Sabi nga ni Upeng, musika. Shoutout nga pala sa best friend ko, si Upeng. Ayan. Pagantahin mo tong vlog natin kahit walang kwenta. Okay. So by the way guys, gamit natin ang ating Bobber 650. Yan, kuya, sorry. Thank you. Gamit natin ang Bobber 650. Bobber? Ang Bobber 650 natin ng Bristol Motorcycles. Namiss ko kasi magmotor kaya sabi ko magmamotor ako punta sa baby ko. Ayan. Motor-motor tayo. Kaya lang parang nakaka-bad trip to. Parang konting gamit mo, ubus lagi yung gasolina ang wala. Hindi siya pang cute, hindi siya pang estudyante. Eh ako pang estudyante lang yung budget natin eh. Ang sarap kumain sa ganung kainan, ano, yung mga kari-karinderya lang. Nakakamiss na kumain sa mga ganyan. Ngayon medyo hindi na rin ina-allow, di ba? Pagkaalam ko, take out na lang eh. Or limited lang. Pero nakakamiss yung mga ano, no, yung kaing, kaing constru. Oo, oh, kasi naging construction worker din ako eh. Yung kaing maraming kanin, tapos yung ulam mo halo-halo sa plato mo. Diba? Ang sarap ng ganun eh, no? Nakakamiss din. I'm sure may mga ganun kayong memories. Nung nag-aaral naman ako ng college, yung humble beginnings ko guys, kami ni Upeng, ng best friend ko, yan si Owen, meron kami niyang hack. Nung college kami, since kami lagi sanggang dikit, lagi kayong magkasama, at wala naman kami parehas pera, nung time na yun, dadala ako ng maraming kanin sa bag ko. Tapos, sasagot sa ulam. Pero yung ulam na budget niya, parang mga 10 pesos lang or 20 pesos, dalawa na kami. Ibig sabihin, yung dalawang kanin, sapat para mabusog talaga kami, yung busog na busog. Yung laman lang ng bag ko, isang buong kanin. Totoo. Kaya pagka nakakain na kami, sobrang luwag din ng bag ko. Teka, pagas muna tayo. 200 bro, yung platinum. Grabe, mahal ng gasolina, no? Sa Martes, kailangan ko na pala magpagasolina. Thank you sir, okay na. Thank you po. So, di yun na nga guys, gaya ng anong kinakwento ko kanina. Kami ni Owen, may dala-dala akong maraming kanin, ano, tapos sasagot sa ulam. Magtatago kami dun sa parang gupat ng school namin kasi meron dun parang hidden, ano,
secret shop, parang ganun, secret shop sa Dota. Totoo, ganun-ganun, nasa kagubatan, tapos may nasa gitna nun, meron mga tindahan ng mga pagkain. Ang tawag namin doon, Kurokan. Ngayon, doon sa gubat na yun, doon kami nakain. Kasi nga, yung mga kaklase namin, palibasa, may iba doon, mga big time, may iba naman, mga working student, may mga pera. Umakalas kami para hindi kami, ano, hindi kami makasabay sa kainan nilang pang sosyal. Doon lang kami sa pang ano, yung tawag nga namin, pang Kurokan lang kami. Hotdog, bibili kami, napurga kami sa hotdog, halos araw-araw yun. Kasi yun yung mure. 10 pesos lang yung hotdog, tapos ang laki. Tapos ang daming ketchup, sabaw. Kasingi na lang kami ng sabaw dun sa mga ulam-ulam nila na ano, ganun. Kaya nabubusog kami. So, kaya ako naman nakakwento na namimiss ko yung ano, sobrang namimiss ko yung mga karinderia days. Kaya sobrang na-appreciate ko yung ganitong mga pagkakataon. Thank you. And Expressway Gaming. Kamis mag-Expressway. Woohoo! Ay, Splash Island, oh. Sino sa inyo yung mga may masasayang alaala dyan sa Splash Island? Ako, ang dami. Kasi yung uncle ko, shoutout kay Tito Venus, sa kay Kuya Jay, kaya kay Tito Gimo, mga nagtrabaho dyan. So, pag Pasko, meron silang mga incentive na libreng mga coupons sa mga kapamilya. Nasulit namin, every year. Tapos yung nung time na yon nagsara ulit yan eh, parang may time na nagsarado yan. Lumipat sila ng Enchanted Kingdom. Yun. Purga naman kami sa Enchanted Kingdom nung bata. Isa muna tayo ng mabilis. Woohoo! Sarap ng hangin. Nakakamiss din yung mga ano eh, mga ganong memories, yung mga gala, kundi Tagaytay. Kasi batang South talaga ako makakasapot eh, talagang dito ako tumanda. Pero from time to time, ako ay nagpupunta sa Tondo, ako ay nagpupunta sa Cavite. Ikot ko yan kasi hometown ng airpat ko, Tondo. Doon din ako pinanganak. Yung airmat ko naman, Cavite City, dagat. Kaya parehas ko yung nasulit. Watch your nose. Tsaka po extra rice, tsaka ano, pa-upgrade na ng coke float. Charot. Thank you. Uy, nice. Harley, pogi. Pero yan ang pag-usapan natin. Pero guys, alam nyo ako, kahit na may nakikita akong ibang motor, kahit na mas magaganda yung motor nila, wala akong feeling ng ano, na gusto ko pang magkaroon ng ganun. Yung idea na gusto mo nun, kahit na meron ka na. So bottom line, ako po ay satisfied sa kung anong meron ako. At kahit nung bata ako, ganun ako. Kung ito lang yung damit na meron ako, okay ako. Kung ito lang yung pera na meron ako, pagkakasayin ko. Kung ito lang yung pagkain na meron kami, kakainin ko. Walang pili at saka wala ako yung feeling ng greed. Meron akong contentment sa lahat na nagkaroon ako, guys. I'm not saying na ano, wala akong ambisyon. Pero the point is, contento ako. Hindi ako yung ano, naghahangad pa ng mas mataas. Kasi pag ganun ka, never ending yun eh. At delikado. So, practicein natin yun, guys. Yung contentment sa lahat ng aspeto ng buhay. Sa lifestyle, relationship, of course, yan. Hindi porke may flaws yung inyong partner at may something, di ba, may konti, eh, hanap na kayo ng much better. Wala kayong makikitang ganun. Kailangan matutunan ninyong makontento kasi kailangan ninyong gawin yan. Kahit pag hindi, delikado, mapapahama kayo. Guys, maraming salamat sa iyong panonood. Tinur ko lang kayo sa South, San Pedro to Santa Rosa. And huwag niyong kalimutan mag-like and follow sa aking mga social media accounts, Facebook, Instagram, TikTok at sa Kumu.
para mas updated kayo sa mga ganap sa buhay ko kahit di naman kayo interesado. So yun lang guys, saputan na, punta ako na yung baby ko. Bye bye. Kapit na ako sa baby ko. Oh, ganda na ng bahay nila. Wow. I'm a lover. Ha? Bakit? Hi. Hi ka sa vlog ko. Hi, guys. Medyo patapos ng bahay nila Casey. Ayan, ang ganda na. Wow! Diba? Pakikita na natin yung loob. Dati nakita nyo ito ng ginagawa. Diba? Ayan, baby ko. Bisa sila tito dito sa taas. So, ito pa yung medyo unfinished. Ito si tito. Siya yung gumawa ng buong bahay na to. Kaya sobrang rugged, diba? Yeah, skills lang ang labanan. Ganda, di ba? So, medyo bare pa kasi wala pa yung mga gamit. Pero pagka nakompleto to, nako, tatambay na kami dito. So, kita na guys ng mga damit. So, paano guys? Re-release na muna kami. Bye-bye. Shoutout nga pala yung AJ ha. Yung malupit na mong pinto. All around, yan. Yes! Rock and roll! Ayos! Malupit eh. Detalyado bumalat si Kuya Jager eh. Kaya pag magpapagawa kayo ng mga bahay, ha, kontakin nyo ako para masabihan ko si Kuya JR. Dito mas maganda pagka South Area, Santa Rosa. Yan, mas madali. Ayun lang! May sumasubtitle sa gilid, ha. Richard knows. Magkasama ko si Koke. Koke Kalbo. Okay, ano? So guys, ayun, pinabili kami ng merienda kasi nagagawa kami doon sa bahay nila Casey. Ano kaya, mag-merienda lang tayo, no? Binigyan na tayo ng pera. So, edo yun na nga guys. Tamang ride lang. Alam mo yung mag-ginet? Bakit? Nagpapatal. Uy, tama na! Dami mo naman ako para shoot tayo sa vlog. So, bibili kami ng merienda ngayon kasi nagutom kami sa kwentuhan. Mas marami yung kwentuhan kaysa sa nagawa namin. Pero dahil gutom na kami, bili kami ng merienda dito sa UK. Thanks, Mare. Graham. Isa punong mango plain, tapos isang mango cheese royal. Nakakata kami, no? Richard knows. So, edi yun ang natapos na namin ang bahay nila tita at nangain na kami. Tita, tita maniningin ako. Kain na po! Tupay bang ano ko after tita? So, so, kain na tayo. Tapos na namin ang linis. So, ready to go na ang bahay nila tito. Sobrang ganda. So, maraming salamat sa panonood. Sama tayo sa radio. Kain tayo.